Mga congressman, tila na huwag ata bigla. Nang pakiusapan si Kaeri na iuurong na lang daw ang kasong isinampan ng kampo nila laban sa Kamara sa Supreme Court. Nang sa gayon daw ay palayain na sila ngayong nalalapit na Christmas season. Otherwise, ay pag hindi daw nila inatras ay mananatili daw sila doon nakakulong sa Kamara hanggang mag-New Year. Raul Manuel, basag sa harapang buwelta ni Jason sa kanya sa hearing kahapon ng Kamara sa SM&I franchise. Para sa buong detalye, narito ating panoorin ng video at ating komentuhan. Inclined, Mr. Chair, to deny the request if so, if it will be forwarded to the committee, because this is show of bad faith. Ito pala yung sinasabi nila dito ay tungkol sa sulat ng kampo nila ka Eric para palayain sila. Pero maririnig nga natin dyan na binabatikos ito ng mga congressman na ito. Or suspend consideration, Mr. Chair, kasi makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya kasi sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa ibang sa Korte Suprema. Sa aking palagay po, Mr. Chair, hindi yata sumasang-ayon yun sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. Ang lagay, sila may karapatan na magpakulong. Tapos, pag sila naman kinasuhan, umaatungan sila. Kakaiba na talaga mga congressman ngayon, no? Pinatikim lang sila nila ka Eric ng taste of their own medicine. Mr. Chair, the Honorable Pimentel and the Honorable Abante. Mr. Chair, I suggest that we suspend consideration, highly deny the subject matter or the request because although they have already filed cases in the Supreme Court, they can always withdraw the cases filed at the court. So, tignan po natin kung ano hoong direction nila Celis and ni Badoy if they really want this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before we even start considering the request. Aba ano yan? Pag hindi inatras, hindi talaga nila papalayain? Grabe ang tindi. Kung ako kayo naka-Eric, huwag talaga nilang i-atras ang kaso para malaman ng mga yan ang ginawa nila. Para sa tunay na korte na lang sila magharap-harap at hindi dyan sa kamera na naaabuso ang content powers at nagpapakulong pag gusto nila. So, Mr. Chair, I strongly suggest that we suspend consideration on this matter. The Honorable Abante. Actually, I was about to make a motion for law, but because of this development that even Congressman Suarez has said and Congressman Pimentel, I would agree with them, Mr. Chair, unless otherwise, Mr. Celis would be able to convince those that filed to withdraw. Yet if they will not be able to withdraw, Mr. Chair, then we would like to let them know that they're going to stay here in this Christmas season from here until New Year. And that would be very, very hard for them. Kung sa totoong korte nga may bail para makalaya, bakit dyan pahirapan? At saka, hindi pa nga guilty yung tao, may judgment na agad sila. They should realize that. The motion of the Honorable Pimentel. The motion, yes. Mr. Chair, I move that we suspend the consideration on the request of Mr. Celis. So move, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Senior Deputy Speaker Gonzalez and the Honorable Benny Abante. The Chair has no objections on unanimous vote. Going to suspend the decision of the request of Ka Eric until we're able to clear it with them personally. As to this case that they have filed before the Supreme Court, the contents of the case. I would like to thank the Honorable Abante
was earlier ready to move to approve the or to allow Ka Eric, but I agree that I think we will have to make clear the position that they have taken legally before we can move on with our decision. Mr. So Chair, again, further. Yes. Upon hearing what Congressman Suarez has said, I think that his letter and the actuations of the loved ones that filed in Supreme Court is highly hypocritical. That's the truth here, and we do not want anybody here that would make a big fool out of us. Sana naririnig niya yung mga sinasabi niya at ma-apply niya sa kanila dyan. Abangan natin ang magiging development ng kaso at sana maturuan din ng leksyon ang dapat maturuan ng leksyon. Samantala, sa kabilang banda naman, speaking of maturuan ng leksyon, pakinggan natin ang naging buwelta ng SM&I, particular na ni Jason sa dito sa mga banat ni Raul Manuel sa SM&I. Now, Mr. Chair, ang kasunod po natin na magiging tanong, no? Dahil ang SM&I, as we have observed, ay naging part ng kanyang pag-present ng mga balita, whether totoo man o hindi, ay ang pagre-red tag sa iba't ibang mga tao. Now, Mr. Chair, concerned ang ating mga mangingisda na nandyan sa area na malapit sa West Philippine Sea. Dahil sila sa totoo lang, mahal nila ang bayan, tapos ang at stake dyan ay aside sa territory natin, kabuhayan nila. Now, Mr. Chair, they are very bothered with this kind of partnership. Dahil kapag halimbawa sila ay nagsalita in defense of the West Philippine Sea, paano sila i-cover ng SM&I kung ganon kasama ang tingin, no, sa mga taong nagpapaabot lamang ng kanilang mga hinaing? They fear that if ever lumala ang nangyayari sa West Philippine Sea, baka sila pa ay i-red tag ng SM&I, tatawaging mga kalaban ng bayan, when in fact what they are doing is actually in service of the goals of our country. Advance mag-isip tong si Manuel, napredig agad ang mangyayari. Ayan na naman yung linyahan nila na red tag. Talagang nabibigyan silang mga makakaliwa ng spotlight sa camera lately. Reply? Does that, are you asking for a reply? Yes, sir. Attorney Tolentino. We believe, Mr. Chair, that there is no red tagging. We never practice red tagging. And in fact, wala po sa batas ang red tagging, Mr. Chair. So, sandali. So, ang sinasabi ho nyo, hindi kayo nag-red tag. Never. Then you follow it up by there is no law. Yes, Mr. Chair. That describes red tagging. Yes, Mr. Chair. Or defines red tagging. Yes, Mr. Chair. Yes. Yeah. Mr. Chair, meron na pong mga bahagi ng ating judicial branch na nag-define ng red tagging. We have Associate Justice Marvick Leonin, nandiyan din ang Manila Regional Trial Court. So, Mr. Chair, andiyan na rin po ang mga definitions. And, Mr. Chair, isa nga ito sa mga mabibigat na usapin natin. Kasi itong nangyayaring red tagging, totoo at real siya na nangyayari. So, hindi natin matanggapin hanggang ngayon ay dinedeny ng network na ginagawa niya ito. Kasi napakarami na pong mga independent outlets and even other fact-checking agencies na nagsasabi na nagre-red tag ang SM&I. Halimbawa, Mr. Chair, so actually, maliban dun sa issue nga, di ba, ng pangre-red tag sa mga defenders din ng West Philippine Sea, ay napakarami ding mga usapin pa. For example, Mr. Chair, we have Verifiles, no, na nag-fact-check ng isa sa mga claims ni Lorraine Badoy Partosa. Ang sabi po nila ay, for example, we have Jonathan DeSantos na isang officer, actually chairperson ng National Union of Journalists of the Philippines, Mr. Chair. So, supposedly, if SM&I claims that it is a legitimate media organization, then dapat
katuwang niya, no? At pinoprotektahan din niya ang kanyang kapwa media. And right now, they are even appealing to other media outlets to defend its freedom of expression. Pero Mr. Chair, inabuso ng SMNI ang kanyang freedom of expression to the point na pati media ay nire-red tag nila. Lucas talking na inaabuso ang freedom of expression. E ano pa nga silang makabayan, Black? Di ba linyahan din nila yan, yung freedom of expression? Lalo nung panahon ni PRRD, araw-araw ang banat nila. Ngayon, bakit laylo sila sa banat nila kay Marcos? Magtataka ka na lang talaga kahit dilawan tahimik. So, Mr. Chair, meron po ba tayong resource person mula sa, for example, media practitioners natin? Mr. Please. Mr. Chair, with all due respect, I will defer the question of the Honorable Raul Manuel to our in-house consultant for broadcast operations, Mr. J. Sonsa. We have in our presence the to represent SMNI, Mr. J. Sonsa. You have the floor, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. With respect to the things that were elucidated, explained by the Honorable Congressman from the party list. Yes, sir. For as long as there is a jurisprudence and there is an approved a law with pertaining to red tag, I'm sure any and all media practitioners will follow it. In the meantime, that there are no laws, or what he was mentioning were independent opinions of some associate justices. Mahirap pong pangunahan namin ang ating Supreme Court, ang House of Representatives, ang Senate, na gagawa kami ng bagay na hindi naman naayon as we were simply, if there are, kung meron po kayong naisip na na-red tag kayo, perhaps it was simply because there were descriptions which were pronounced by the very anti-terrorism council. But it is not because it was a personal or a network practice to red tag you. Pero tinitiyak ko po sa inyo, kapag kami batas na bawal yung ganon, susunod po kami. Maraming salamat po. Buti na lang, andyan si Mr. J. Sonsa. Consultant na pala siya ng SMNI. And I heard, sa ibang bahagi ng hearing, pinapakailaman pa ng isang congressman kung magkano daw ang bayad sa kanya ng SMNI per month as consultant. E ano naman pakialam nila kung 1 million, wala na sila dun. Saka, dito sa sagot ni Sonsa dito kay Manuel, simple lang pero sapul na sapul talaga. Yeah. Mr. Chair, to respond and to wind up, we have 3 branches of government. While sa atin po, Mr. Chair, we filed a bill to criminalize red tagging. Pero habang wala pa po yan, hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin kapag nangyayari ito. And in fact, kaya nga kaya natin sinasalang ang mga resolution, ang isang resolution and other resolutions at mga batas, panukalang batas dito. Dahil gusto nating mapanagot ang mga actually supposedly nasa media, pero sila din ay nasa forefront ng red tagging na ang batayan nito, Mr. Chair, ay maraming kasinungalingan. Kasi napakadaling maghabi ng kasinungalingan. We can have 1,000 versions of lies. Pero ang katotohanan po kasi, Mr. Chair, nag-iisa lang yan. At yan ang mahirap na gawin. At yan ay dapat ipagkatiwala natin sa mga credible media organizations. And as we can see right now, SMNI is a huge exception. Hindi lamang sa journalistic standards, pero sa paano ina-uphold ang katotohanan, Mr. Chair. Kaya with that, given the detrimental effects, no, of what SMNI is doing, hindi lamang sa mga
kababayan natin ano na nagpapahayag, mayroong mga advocacies, pero may implications na rin sa national sovereignty natin, Mr. Chair, with this partnership na as we can see, parang hindi nga rin talaga lubos na madepensahan dahil tinakedown pa ang sarili nilang news item. So that's why kailangan talaga, Mr. Chair, merong managot doon sa mga maling ginagawa. That would be all for now. Thank you, Mr. Chair. Mukhang natamaan si Manuel sa buwelta ni Mr. Jason sa at naging defensive bigla. Anyways, anong masasabi nyo dito mga kaibigan sa mga kaganapan na ito sa kamera? Mag-comment lang sa ibaba.